Magandang araw po. Maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorioong at ng kanyang mga YouTube video. At tulad ng dati, ay hahandugan ko na naman kayo ng libre at walang bayad na weekly horoscope sa ika-apat na linggong ito ng buwan ng Hulyo. At siyempre, ang ating weekly horoscope bukod sa libre at walang bayad ay 2-in-1. Ibig sabihin, nakapanood na kayo ng inyong weekly horoscope o nabasa at nalaman nyo na ang inyong weekly horoscope sa YouTube video na ito, ay pwede nyo pang basahin ng description. Kung saan ang description ay naglalaman ng nobela na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorioong. Ito'y nobela na ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Actually, ay tuloy-tuloy o serialize nating inilalabas ang nasabing nobela kasabay ng ating weekly horoscope. Kaya sa mga mahilig magbasa, lalong-lalo na ng mga bagay na kakaiba, may kaugnayan sa okultismo at mistisismo, ay subaybayan din ninyo ang description ng weekly horoscope na to na mababasa niya sa ilalim. At tayo sa ngayon ay nasa 13 labas na. Sinimulan natin yan sa unang labas, ikalawang labas, at ngayon ay nasa 13 labas na tayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo. Ito'y isang nobela ng isang bata na naghahangad na matuto ng okultismo at mistisismo. Kaya hinalughog niya ang antigong baol ng kanyang lolo Damyang Agimat na iniingatan naman ng tatay niyang si Sabater. Kabilin-bilinan sa kanya, huwag niyang papakialaman ang nasabing baol na naglalaman ng sikreto ng okultismo at mistisismo. Ngunit pinakailaman nito ni Arya Bata at dyan na umandar ang istorya ng ating sikreto ng okultismo at mistisismo. At syempre, dahil 2-in-1, nakabasa ka na ng nobela ni Arya Bata o ng sikreto ng okultismo at mistisismo, ay matutunghayan mo ngayon ang iyong weekly horoscope. At sa ika-apat na linggong ito ng Hulyo, malalaman mo ang iyong kapalaran tungkol sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa'yo sa ika-apat na linggong ito ng buwan ng Hulyo. Kaya nod na! Weekly Horoscope, July 21 to 27, 2024. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Walang magagawa ang tao, nagaganap at nangyayari talaga ang lahat ng bagay ng madali at suwabe kapag ito ay kinasiyahan ng langit. Sa linggong ito, natutulad sa nasabing senaryo ang mangyayari sa iyong kapalaran.
lagi kang kakasyahan ng nasa itaas sa halos lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kaya anuman ang ginagawa mo sa ngayon, siguradong ito ay matutupad. At kasabay nito, lagi ka ring suswertihin sa buong taong ito ng 2024. Mapalad na kulay ang red, maswerteng numero 9, 18, 27, 33, 39, at 42. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa linggong ito, iisipin mo na sa biglang tingin, masarap ang simpleng buhay lamang. Hindi ganong mayaman at di rin ganong mahirap. Ngunit wala sa dalawang ito ang magiging buhay mo dahil itinakda ka ng langit upang mamuhay ng alta syudad at yumaman. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero 2, 16, 26, 31, 37, at 45. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Sa linggong ito, hinugna ang mga bunga sa hardin ng iyong kapalaran. Aanihin na lang ang mga ito upang iyong mapakinabangan at matikman. Ang lahat ng swerteng ito at magagandang kapalaran na may kaugnayan sa damdamin at pangpinansyal ay darating ng tuloy-tuloy at walang liban. Ibahagi sa ilan ang iyong mga buenas at magagandang kapalaran upang magtuloy-tuloy ang buhos ng mga biyaya at mga pagpapalang sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang magenta, maswerteng numero 6, 12, 15, 33, 39, at 42. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Nag-aalala ka. Punong-puno ng mga katanungan ng iyong isip sa trabaho, sa pakikipagrelasyon, sa kinabukasan, at maging sa pamilya at kaibigan. Huwag mo na itong pakaisipin pa sa linggong ito at sa darating pang mga araw. Kusa namang ipagkakaloob sa iyo ng langit ang lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na noon mo pa gustong-gustong makamit. Mapalad na kulay ang green, maswerteng numero 4, 11, 27, 36, 38, at 43. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, ipakita mo ngayon na may paninindigan ka. Ituloy mo lang ang isang proyekto na alam mo namang tama. At huwag kang pumayag na hindi ang gusto mo ang manaig. Gawin mo, makikita mo. Bukod sa lalo ka pang mamahalin ng iyong karelasyon, tuloy-tuloy ding uunlad at sasagana ang iyong pagsasama, lalo na sa aspeto ng pananalapi at material na bagay. Mapalad na kulay ang yellow, maswerteng numero 3, 12, 28, 34, 40, at
44. Virgo, silang isinilang mula 23 ng Agosto hanggang 22 ng Setyembre. Bakit inaaksaya mo ang iyong panahon sa walang kakwenta-kwentang gawain? Sa linggong ito, ito ang panahon upang i-priority mo ang personal mong kaligayahan. Ito ang tamang araw upang gawin mo ang isang bagay na noon mo pa gustong-gustong gawin. At ang mabuting balita ay nagsasabing, kahit hindi mo ito matapos, ang langit ang tatapos sa mga gawaing nakabinbin upang patuloy ka pang lumigaya at pagpalain. Mapalad na kulay ang silver, maswerteng numero. 1, 13, 29, 37, 42, at 45. Libra, silang isinilang mula 23 ng Setyembre hanggang 23 ng Oktubre. Sa linggong ito, bawas-bawasan mo kaya ang iyong labis na kagandahan. Hindi mo ba napapansin? May mga lihim na naiinggit at naiinis na sayo. Kaya lang, kahit bawasan mo pa ang iyong kagandahan, lulutang at lulutang pa rin ang taglay mong likas na mapangakit. Kaya wala talaga silang magagawa. Hanggang sa manggalaitin na lang sila sa inggit. Dahil hindi sila pinagkalooban ng katulad ng swerteng kagandahan mong tinataglay. Mapalad na kulay ang maroon. Swerteng numero. 6, 18, 24, 34, 39, at 43. Scorpio, silang isinilang mula 24 ng Oktubre hanggang 21 ng Nobyembre. Sa linggong ito, ang mga payo ng matatanda at ng mga mahal mo sa buhay ay hindi mo pakikinggan. Magkagayunman, magugulat ka sa magiging resulta. Patuloy na papabor sa iyo ang langit. Tuloy-tuloy din ang dating ng swerte at magagandang kapalaran. Magpasalamat kang lagi sa poong may kapal. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero. 7, 14, 17, 26, 31, at 42. Sagittarius, silang isinilang mula 22 ng Nobyembre hanggang 21 ng Disyembre. Sa linggong ito, bakit ka gagasta ng sobra-sobra? Diyan magsisimula ang pagbagsak ng iyong kabuhayan. Iwasan mo yan. Mula ngayon ay dapat kang masanay na kung ano lang ang kaya ng bulsa mo, yun lang ang iyong pagkasyahin. Kapag ganyan ka, magsisimula na ang lalo pang pagangat ng iyong kabuhayan hanggang sa ikaw ay yumaman ng husto at todo-todo, yung mayamang-mayamang talaga. Mapalad na kulay ang blue, maswerteng numero. 5, 12, 27, 33, 40, at 43. Capricorn, silang isinilang mula 22 ng Disyembre hanggang 19 ng Enero. Ang iba ay sumusuko kapag napapagod at ang iba ay umaayaw.
kapag nakakaramdam ng kabiguan. Pero ang sa iyo ay kakaiba sa linggong ito, habang napapagod ka at sinusubok ng kapalaran, lalo kang magpipilit at magpapatuloy. Ang determinasyon mong ito ay gagantimpalaan ng langit. Mag-iibayo pang lalo ang iyong lakas na magdudulot sa iyo ng kakaibang swerte at magagandang kapalaran. Sa partikular, magagandang kapalarang may kaugnayan sa limpak-limpak na pagkakamal ng salapi. Mapalad na kulay ang orange, maswerteng numero. 6, 15, 20, 25, 31, at 44. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa linggong ito, magugulat ka. Isang napakagandang kapalaran ang ipagkakaloob sa iyo ng langit nang walang kahirap-hirap. Hintayin mo ito at malapit nang dumating. Mapalad na kulay ang pits, maswerteng numero. 1, 9, 19, 29, 37, at 40. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Medyo kulang ka pa sa pagkilos, kaya ayaw pang bumuhos ng todo ang dating ng iyong swerte at malaking tagumpay. Kapag sumasagi sa isipan mo ang takot at pag-aalinlangan, sabihin sa sarili, kaya ko to. Pinapanood ka ng nasa itaas, kaya makakaya mo talaga ang gusto mong kayanin. At dahil tutulungan ka ng nasa itaas, pati na ang mga bagay na hindi mo dati kaya ay makakaya mo na ngayon. Mapalad na kulay ang lavender, maswerteng numero. 7, 10, 25, 34, 38, at 44. Maraming salamat po sa nanood ng ating weekly horoscope at sa nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorioong at ng kanyang mga YouTube video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe kayo at pindutin ang notification button o notification bell. Dahil sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorioong ay marami kayong matututunan. Lalo na kung babalikan nyo ang playlist, kabilang sa mga playlist na inihahandog sa YouTube channel na ito ay ang sekreto o swerteng punsoy. Maaari nyong balikan ang nasabing playlist upang matuto kayong mag-isa ng pagpupunsoy sa sarili ninyong buhay, tahanan at opisina. At syempre yung porte ni Maestro Honorioong, yung swerteng guhit ng palad o palmistry, ay inisa-isa natin ang mga mapapalad na guhit kung paano mo malalaman kung ikaw ba ay suswertihin sa pinansyal o yayaman. At napakarami pa nating itinuro sa nasabing playlist na maaari mong balikan sa swerteng guhit ng palad. At matutunghaya mo rin sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorioong ang isa niya pang porte, ang swerteng numerology. Dito ya, malalaman mo ang kahulugan ng bawat birth date, 1 hanggang 9. Ganun din ang destiny number, kung ano ba ang ibig sabihin nito, at ang period number, at mga significant at mahalagang numero
ng bawat zodiac sign at ganun din ng bawat birth date. Bukod sa swerteng guhit ng palad, swerteng numerology, mayroon din tayong pag-aanalisa tungkol sa swerteng handwriting analysis at signature analysis. Ito na may tungkol sa graphology. Para malaman mo kung ano bang swerteng sulat kamay at swerteng pirma o signature na magpapayaman sa'yo. Kaya ang YouTube channel na ito ni Maestro Honorio, kung babalikan niya lang ang kanyang mga playlist, ay hitik na hitik at punong-puno ng karunungang may kaugnayan sa sarili mong kapalaran. At kung madalas ka namang naginip, nandyan ang kahulugan ng mga panaginip sa swerteng panaginip. Ang lahat ng ito ay libre niyong matutunghayan, babalikan niya lang ang mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At sa mga mahilig sa horoscope o zodiac sign, inisa-isa natin ito mula Aries hanggang Pisces. Yung summary o esensya ng bawat zodiac sign ay diniskas natin upang malaman ng Aries hanggang Pisces ang mga dapat niyang gawin upang madali siyang swertihin at magtagumpay sa buhay. Nandyan ang ating playlist na Swerteng Zodiac Sign o Swerteng Horoscope. At syempre, hindi rin mawawala yung latest, yung prediction 2024 kung ano ang mangyayari sa iyong kapalaran sa taong ito ng Wood Dragon. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe, pindutin mo na ang subscription. At ganun din ang notification bell o notification button upang lagi kang update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At muli, maraming salamat at magkita-kita tayong muli hanggang sa susunod na Weekly Horoscope.